guys. Saan punta mo? Bibili kami ng ano guys, ng phone dahil nasira na yung aming phone. So ayan. Today is July 29. Yes. Last week. And day off natin parehas. So ayan. Sexy ng lula nyo. Sumahan nyo kami guys at tignan natin para malaman nyo din kung mura bang bumili ng gadget dito sa Poland. So, compare natin yung price sa Pilipinas. Yes. Kung sino yung pinaka high tech, bibili tayo na siguro mga 30 mil sa Pilipinas yung halaga. Actually nakabili na din naman na kami ilang beses na ng mga gadget namin, yung laptop, yung phone niya, yung phone ko na nasira. Yun. Ang nagkakahalaga siya sa Pilipinas na 27,000. Oo, pero oo, yung Xiaomi Mi 10. Mi 10 5G. 3 months ago binili namin 'yon sa Holobject. And after 3 months guys, wala na. Nung una nawalan lang siya ng sounds. And ngayon as in charge namin. Zero balance. Wala na. As in, hindi na nagising. Kaya yun, wala. May warranty siya pero according dun sa warranty nung dinala namin, kesyo daw, nasira daw kasi on sa loob yung board yata. Sa amin. Yung kumbaga kami pag-awa. Yung mismong daw nakasira. Baka nailagay daw namin sa pocket kasi nag-bend daw yung phone. So anyway, wala na. Mag-move on na guys. Uh-huh. Dahil pag-iisipin mo talagang medyo masakit. Medyo masakit dahil medyo medyo mahal siya. Pricey talaga siya. 2,100 zloty siya dito. So sa pera natin siguro mga 30,000. So move on na guys. Move on na. Titingnan lang natin mamaya kung ano yung pinaka magandang. So ngayon parang ayoko na. Bumili ng Android. Bibili kami dala iOS. Oo, mag-iOS naman ako. Pero meron naman na nung may ano ba yun? Ang napili mo kanina. So ayun guys, samahan nyo na lang. Samahan nyo kami mamaya. So ayun. Para sa mga binata at dalaga ngayon. Si Hexie ng lola. Oh, wow! So ayan guys, kita lang tayo mamaya sa nasa Abilita Mall na tayo. Balik lang ang Abilita. Parang sa Pilipinas lang. Bye-bye! Hello guys, we are here in Poznan. Bilaon. Sino tayo? So, napakarami yung tao. Ganda-ganda na yung ano ngayon. So, kung makakabili kaya tayo ng magandang gadget na pasok sa budget, pang mayaman. So, hanapin muna natin yung store ng cellphone kung saan tayo makakabili. Pero bago dyan, medyo gutom na ako. Nag-breakfast lang kami guys kanina umaga. Nag-rise naman kami pero kanina pa yun mga 10 a.m. pagising namin. So, kaya Tom Jones na ako. Nahanap ako ng Jollibee. Makakainan. Doon ang taras. Laki ng mall nila guys. Anong klaseng mall to? Mall to. Sagit ng 2021. Wala bang bago? Ayan, yung Media Mart. Ayan, Media Mart. Media Mart Channel. Sa baba yata yung food court. So, kailangan nating sumakay ng escalator. Hanapin namin yung food court kasi sobrang Tom Jones na yung lola mo. Napakarami ng tao. Maganda na yung kalagayan. Medyo wala na si Maring COVID, guys. Pero sarado pa rin yung ano eh. Columbus Coffee. Bagyo kasi yung kape diyan kaya sarado siya ngayon. Columbus eh.
means bagyo yan. Dami kikas, mga ganda guys. Dami mo segway. Dami segway. Oy, saan ba yun? Han. Hirap paghanap ng ano. Ang ganda rin sa labas oh. Ay, ito pala, guys. Silang ice park. Yan. Ice park sila. So, ayan, mamaya dyan tayo titingin ng home. Babalik tayo dyan mamaya kasi hindi talaga matiis yung gutom. Si Ate Ninja. O sige guys, pag nakabalik tayo mamaya dyan sa may ice park, napakita ko sa inyo yung nabili naming pinakamahal na puno sa mundo. Sige, kakain muna kami. Hello guys, tapos na kaming kumain. Ngayon, bibili na kami ng cellphone. So, ito na, papakita ko sa inyo na pili namin. Yan. Pili ko tong iPhone 12. 399 and 64GB. So, naghanap kami ng green color. Kasi napakaganda ng green color. Ito sana. Pero, ang available lang daw is white. So, ay pag-usap si Madam diyan. Ayan yung color na white, gusto mo. The white one. White one. Ah, sige. Okay. A case maybe? How much the case? The case cost 119. They have other. The cheaper? You're looking for the cheaper? No. Pipili kami rin ng case kasi para protection na rin. Ang galing mong English, madam. Yan, nakabili kami ng iPhone ngayon. So, kasi hindi tumatagal yung mite namin, nasira agad. So itong case na gusto mo. Akala ko ba green? Green color yung gusto mo? It doesn't include. Oh my the god. The USB-C to lighting. Only the cable. But I can use like our regular charger. It can be. Which wall adapter you have? Android only. For Android. No, it's not the fix. No, you cannot use that. You have to buy. You can buy this USB-C adapter. Okay, okay. 1 hour to 100% battery. Sure. So, we have to charge this before using. We have to charge first before use that phone or ready to use. We can use now. Yes. Mm-hmm. Okay. Babayad na po kami sa counter. Warranty? 2 years. 1 year international, second year in iceberg. Okay. Madam, bayaan mo na yung iPhone 12 mo. Na-try mo pa ba? If you want to try, you can try. Unbox. Okay, no problem. Don't try because we are going to unbox it. We are going to unbox. in the home. I like to open this. Wait. It's okay? I don't know what you're talking about. I like to open this in our house. Okay. It's okay? Yes, of course. Okay. Yes. No problem. Yeah. Okay, bayad na kami. But if you have problem, I can, example, the phone is have a problem, I can bring here because it has a warranty. Yes, yes. One year warranty is international, second year warranty is in iceberg only. Okay, bayad na po. We will pay now. Oh, ginamit pa pala yung account ko. Okay, 4,088, please. 4,088. It's very cheap. My pin number. I have fever now. So,
Okay. Take those. Guys, nakabili na kami. So, mamaya sa bahay pa, kikita namin pag-unbox ng bagong mobile natin. So, this is for recipient copy from terminal. Wow, nice. Ang pagkakaiba lang pala sa iPhone, dapat yung charger bibilin mo pa rin. Okay, thank you so much. Dobisenya. Okay na. Hi guys! Ayan, kauwi lang namin. So, ano na, 8:30 ng gabi. Wow. Ayan, ginabi na kami guys kasi nga kumain. Naghanap pa kami sana ng ano ng ring light. Mabibilihan ng ng ring light. Kaso wala kami nakita, so ayun, baka sa online shop na lang kami bumili dito. So ayan, mag-unbox na tayo guys. So ayan, disclaimer, hindi po ako techie expert, kaya wala lang, simpleng unboxing lang tayo. Ayan, para, and kahit papano, mabigyan namin kayo ng idea kung napamura ba kami or napamahal. So ayan, magko-convert tayo. Ayan guys. Well, excited ka lang i-unbox yung cellphone mo. Yes, ito na siya guys. So, ayan pala. Nabili namin yung phone sa iSpot. Isa sa mga legit reseller ng Apple dito. Yan. Kasi wala naman silang iMac shop dun sa mall na pumuntahan namin. Parang, ito lang. Yan, sa iSpot. Sila yung premium reseller din sa Poland. Mm-hmm, sila. And ito na siya. So, wow! Ayan na siya. Kita ko lang. Actually, gusto ko sana guys yung kulay kulay green. Kaso wala. Nakakalungkot. Anyway, okay naman kasi white naman to. So, ayan yung logo niya. So, yan, yung logo na to, pag kung ano yung color nung binili mo, so yun siya, kaya white. Yung Apple, so na may kagat. Siya. So, ayan siya guys. And, magkano yung price yun yan? Ayan, anyway, yung price nga pala nito is, ayan, nasa receipt siya. 4,000 siya guys. 399.99. So, 4,000 guys. Yan. 4,000 zloty. 4,000 zloty siya, guys. Wow. 4,000 zloty. Ano siya? 64 gig. Yan. Medyo mahal na yung 128 sana, kaso. Okay na dito kasi hindi naman kami masyadong madaming ini-install or dinadownload. Wala namang. Pang ano lang talaga namin siya. Pang vlog, isang pang maganda kasi niyan para mabigyan namin kayo ng the best na quality ng video. Yes, kasi yung yes, ginagamit ko bye-bye. Phone lang na kasi wala pa kaming hindi pa kami gumagamit ng mga pang professional, mga camera Kenny. So ayan, ito yung ano niya, yung resibo niya. So ayan, 4,100, pero may binili kasi kami, hindi pa daw kasi kasama yung ano niya, yung socket ng sa charger, yung cord lang ang meron. So ayan, nagtipid si Apple. Si Apple. Ayan, so, nagtipid sila. Miss Apple, shout out naman. Oo, yun. Diba, sobrang pricey, tapos hindi pa nila sinama. Oh my God. So ayan, bumili kami. Ayan, sabi fast charger daw to. Ayan. So ayan, mag-convert tayo. Kung napamura ba, kung sa Pilipinas binili ito. Kung napamura tayo, kunin ko yung phone. Asan yung isang phone? Hindi, yung ito nga. Yung Motorola. Ayun yung Motorola, oh. So ayan, titignan sana natin yung price sa Pinas kung magkano ngayon yun siya.
So titingnan kasi parang comparison yung ano natin, yung so magkano yung presyo na ako kakabili? 4,000. 4,000, sakto. 4,000. Mhm. Magkano yung conversion so, ng dollar? So, 13. Times 13. So 52,000 pesos. Oh my. Kung i-convert natin sa pera natin, so hindi namin alam kung magkano yung ano yung price nito diyan sa atin ngayon. So ayan. Sige, tignan muna natin. Meron naman siguro dito na na isang coaching second hand nato sa Pilipinas, tata. Ay, ito. Price. Philippines. Philippines. Ayan o, PH. Click mo yan. Ito? Oo. Ayan, baba. Ayan guys, ang bagal namin. So ito, ito nga siya. Ang iPhone, ah, medyo mahal. Napamura tayo. Ah, hindi, hindi. Hindi, ah, mas napamahal. Kasi 43,000 lang siya dyan. According dito sa, ewan ko ha, kung tama. Sa iMac, dyan sa atin. 43,999 almost 44,000. So ayun guys, medyo napamahal tayo. Napamahal. Totoo nga talaga guys, mahal talaga. Kasi nung last 3 months yung kinukuwento ko nga sa inyo, nung bumili din kami ng Mi 10 na walang kwenta. Shout out. Shout out sa Mi 10 para maayos nila pagbalik namin. Mm-hmm. Ayan guys, eto. Sobrang ganda sana niya guys. Sobrang ganda nito. Ito yung ginamit namin nung video namin sa Koshalin, sa Colobject. So, ayan siya guys. Sobrang ganda. 5G na to siya guys. Mi 10 5G. So, magkano natin nabili yan? 2,000? 2,100 guys. 2,100. Oh my God. Tatlong buwan. 100. Wala na. Nung first month niya, nawala ng sound. Times 13. 50. Okay. So ayan, nagkakahalaga siya ng 28,350. So, wala. Medyo masakit siya. So medyo nasaktan talaga kami nito. Kaya parang nadala na kami. Dapat, hindi naman talaga dapat kami bibili ng iPhone guys. Pero parang nalulungkot na talaga ako guys sa mga Android na yun. Kasi medyo yun. Tapos siya, binilhan ko din siya. Ayan yung ginagamit namin ngayon. Binilhan ko siya nung last 2 weeks ng Motorola. Motorola na... Pero hindi talaga maganda yung quality ng video niya and medyo mahina yung speaker niya. Kaya yun, kailangan pa namin sumigaw para magkaroon kami ng medyo okay na ano. So anyway, mag-unbox na tayo. Excited guys. Na ako makita yan. Excited na din ako guys. Medyo inubo ako sa presyo niya. Pero kung nahirapan ka nito ngayon. Wow. Fresh na fresh. Medyo hindi ka ako sa presyo. Inom mo ng tubig. So ayan, hindi namin ito nire-review, hindi kami nag-unboxing guys para ipagyabang sa inyo. Pero gusto lang din namin na ano, ayan, ito yung, ayan, ayan yung phone niya. And ito yung kasama niya, yung cord nga lang, ayan, nagtipid si iPhone. Oh, Miss Apple, shout out naman, lagay mo naman ng pre-headset o kaya ng pre-charger. Wala na guys, yun lang, as in, at ito lang yung ano niya. Ano daw yan? Yung kanyang SIM ejector and yung kanyang Apple logo ko. Ayan. Dapat ginawa niya. Pati manual guys. Oh my God. Sobrang tipid ni Apple talaga. Sana ito ginawa na lang pin niya ito na may kagat. So ayan, color white. Ayan. Color white. Yung Apple sticker niya. So ayan. And nothing else. Okay. Tingnan na natin. So wala na. Ayan na siya guys. Ayan. Sa iba plastic, ewan ko bakit dito sa kanila, ano, white. So, ayan na siya. Matikip naman siya. Mm-hmm. O, on na natin, tingnan natin. On na natin siya.
pakita niya. Wow! Ayan. Nalilaw pa lang. Sana, oh. Ano nga pala siya? Basag. Ay, basag. Glass. Glass yung likod and yung harap niya. Ayan, si Hello. Hindi siya nabibigyan talaga ng ano. Sensya na guys, yung aming siya cellphone Motorola. Talaga. Na Motorola eh, ano. Bonjour. Bonjour. Galing pa lang Germany yan eh. Hindi, iba-iba. O Chinese, Chongqing Lo. So ayan guys, parang pinag-compare lang namin. Kaya yun, para if ever man na yung mga papunta dito, na mga kababayan natin. So mamimili ka pala ng ano, language ka agad. So pwede mo siyang palitan. Kapag ba yung pina-ina-explain ko sa kanila. So ayan yung mga papunta dito guys. Hindi naman sa sinasabi kong huwag kayong bumili ng gadget dito. I mean, kung dyan sa lugar na nasan man kayo ngayon, example sa Middle East, ang alam ko is medyo mura. Mas mura doon kasi walang medyo tax. Medyo mura daw dyan bumili or kahit sa Hong Kong, Taiwan man. Kung mas mura dyan sa inyo guys, dyan na lang kayo bumili ng gadget nyo or anything, mga headset or ano. Kasi dito guys, sobra. Mahal. Mahal. Sobrang mahal talaga sila. Yan. Yung Miten na to, yan, 28,000 dito. Almost 29,000 na siya. Kung dyan sa atin sa Pinas, tinanong ko yung hipag ko, mga 21 lang ata to, 22,000 nung time na yon. So ayan, sobrang laki ng diferensya niya guys. Kaya yun, binlag namin to hindi para magyabang, binlag namin to para aware kayo sa price ng mga gadget dito sa Poland. So ayan guys. So tingnan na natin. hindi na. Ipakita mo sa akin yung buo. So ayan guys. Yung may program siyang. Pinakita lang namin. So kung nasa inyo yon, kung may pambili naman kayo, kung sobra-sobra naman yung budget nyo ngayon at papunta kayo dito, much better kung dyan na kayo bumili, kung mas mura dyan sa lugar na gusto nyo, kung plano nyo man bumili ng gadget so na pang matagalan, kung magtatagal man kayo dito, yan. Almost 7,000 yung kahit ang napataas na presyo. Yung difference niya guys. Sayang din yun. Pero yung 52,000 tapos 43,000 lang pala na palang pala to sa atin dyan. Nila lang yun. Only 3,000 na lang siya dyan. Yan yung mga... Much better kung manggagaling man kayo sa atin or kung saan man part, check nyo yung mga gadget dyan. Dyan na lang kayo bumili. Ibabaks mo na ulit. Oh. Hindi ko walang naman sa sinisiraan yung mga shop dito. Pero mahal talaga sila guys. Mahal. And nalaman din namin na mas ano sila, late silang nakaka-receive ng mga yung mga upgraded na phone. Mm-hmm. Like example, kanina nakita namin yung Oppo. Dapat pipilian namin siya. Oppo yung Oppo Reno 6. Sa ating kasi, kaya namin meron. Sa ating kasi may ampalaya na. Dito, Oppo pa lang. So, mabilis talaga sa atin. Okay. So, yun guys. Wale o happy. So, yun guys. Dito, Oppo Reno 5 pa lang yung meron. Tapos, dyan sa atin sa Pinas, meron na siya. Meron na siyang Oppo Reno 6. 5G. Oh. So, ayun. So, late nga sila mag-release ng mga new upgrade ng mga gadget. Kaya siguro medyo mahal din. Yun, medyo mahal sila. Dahil nga, late na sila nagre-release. So, ayun guys, see you on our next vlog again. Yes. Matutulog na kami dahil maaga pa ang aming duty bukas. And comment lang kayo guys and message lang kayo sa aming Facebook account. Yan, alam niyo naman na siguro yung aming Facebook account, which is yung Arjen Martinez namin na account. And next vlog namin is pipilitin naming mag
Q&A portion ulit tayo. So, comment down below lang yung mga, may mga question pa. Ayan. Nung nakaraan, medyo hindi kami nakakasagot dahil nga, isa lang yung nagagamit naming phone. Mm-hmm. Kaya, yun. So, ngayon, ayan na, okay na. Yeah. Meron na kami. Meron na tayong new phone. At meron na siyang phone. Sana, kaya, makakasagot na kami sa mapipigyan na namin kayo ng malinaw na video, quality talaga kasi yun sa cellphone ko yan. Hindi, yung stabilization naman kasi guys, yung quality ng video okay naman, hindi naman kami wala naman kasi alam naman namin na mga new ano pa lang naman kami, mga new vlogger. Yun, kaya okay lang yan. Pero syempre gusto to din namin kayong bigyan minsan, lalo na pag once na may mga gala kami, yan. Medyo hindi okay yung video kasi yung stabilization niya medyo nagsishaky. Minsan yung sounds ng hangin sa kalsada is talagang sobrang ano talaga. So, ayan guys. Ayan, napahaba na naman yung video namin. So, ayan guys, see you on our next vlog. And, keep on watching and please subscribe kung di pa kayo naka-subscribe and share na rin po ng video namin. And pray lang po tayo. Ayan, mukhang nagbabadya na naman pong magkaroon bumalik ng fourth wave. Yan, bumalik si maring COVID. Ng lockdown dito sa Poland. So, hindi pa naman confirm yun guys. So, ayan, hopefully wag naman po sana dahil ayan na naman po tayo. Baka magbadya na namang mag-close ang hotel. Which is dito naman sa atin, guys, is okay lang. Hindi naman sa okay, ha? I mean, compare naman sa atin dyan sa Pinas. Mas dito kasi may option. Kung mag-close man ang hotel, tulad namin, ayan, pwede kaming mag-factory, ganyan. So, hindi ka tulad dyan sa atin sa Pinas. Grabe talaga. Sobrang naawa talaga ako. Lalo na sa yung mga ibang nag-PM sa akin na talagang gusto nilang makaalis, makapunta dito. Pero, sorry guys, kasi nakaban pa kasi talaga ngayon. Pero, ang alam, pagkakaalam ko kasi is yung mga nakakapunta dito ngayon is yung mga galing ng Middle East, Hong Kong, yan, Taiwan. Yan, sila yung mga madaling nakakapunta dito ngayon. Kasi open yung consulate dyan sa kanila. Sa lugar nila. So, ayun guys. Kaya, pasensya na talaga guys. Hindi mo kayong matutulungan na yung mga nandyan sa atin sa Pinas. Dahil, nakaban pa po talaga ang ano natin dyan. Papunta dito. Medyo nag-strip po talaga. Gawa nga ng siguro pataas talaga ng pataas yung cases pa rin sa atin dyan. So, nakakalungkot kasi si Maring COVID ayaw umalis. Kaya kailangan natin guys ng kunting dasal, tulungan natin yung mundo. And tulungan din sana natin yung ating gobyerno. Medyo matigas ang ulo kung wala namang gagawin sa labas guys. Please, yung mga nandyan sa atin sa Pinas, stay at home na lang po muna. Yan. Tiis-tiis para sa ikagiginhawa natin ng mga madlang people. Yan, natin lahat yan. So, ayan. Thank you very much ulit, guys. Ayaw, papaalam. Pangatlong paalam na ang ayan. Keep on watching and God bless us all.